Isang patanong na talata sa Biblia. Ang response, nakaka-bless. Sapagkat the response will be yung talagang kalagayan natin sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo. Ito yung katotohanan na matapos natin siyang tanggapin, naging ganun tayo sa Kanya, harapan. No? At ito ay hindi na pwedeng questionin ng kahit na sino, at lalong-lalo na hindi pwedeng questionin ng iyong pagkakamali sa buhay, ng iyong pagkakasala. Ang isang totoong mananampalataya, nais ko lang po itong linawin, nagkakamalit, nagkakasala pa. Pero ito yung pagkakamali o pagkakasala niya na hindi sinasadya. Walang totoong mananampalataya na sasabihin niya, "Uy, intended kong magkasala. Total, pinatawad na ako. Kalokohan." Hindi po ganyan ang nakalagay sa Bible. Okay? Sabi ko sa inyo, patanong ito eh. So, matutuwa kayo dito sapagkat ang response nito, ang sagot po nito, ay yung katayuan natin at yung pagmamahal sa atin ng Diyos Ama, ng God the Father. Nakakatuwa po talagang kung bubulay-bulayin mo siya, ito nga pong talatang ito na ating babasahin. Mga Bibles, please. Yan. Salin po siya ng NIV o New International Version. Romans chapter 8 verses, verses 31 and 32. Again, ito po'y salin ng New International Version or in short, the NIV translation. So ito po. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Ayan ang tanong. Kung si Jesus ay panig sa atin, sinong makakalaban sa atin? Diba? Kaya ang sitwasyon mo, pinagdadaanan mo, problema mo, ano man yan, huwag na huwag mong gagawing excuse para hindi mo maramdaman ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Overwhelmed ka, oo, at ang feeling mo ay parang down ka, feeling mo lang, sapagkat alam po ninyo, matutunan po sana nating i-base ang ating pananampalataya, hindi doon sa feelings natin, kundi doon sa truths ng nakasulat sa Bible. Okay? Again, babasahin ko po. This time, buo na po, 31 and 32 ng Romans chapter 8. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, Jesus, graciously give us all things? Kung gusto mong malaman kung gaano kakamahal ng God the Father, kailangan alam mo kung gaano kamahal ng God the Father si Jesus Christ. Gaano ba kamahal ng God the Father ang God the Son si Jesus Christ? Gaano? Mahal na mahal, hindi ba? Pero kahit gaano niya kamahal si Jesus Christ, ibinigay niya si Jesus Christ para mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin at para sa buong mundo. Ngayon, lumalabas, kung titignan mo ito sa logic, sa Turing ito, lumalabas, mas mahal tayo ng God the Father kaysa kay Jesus Christ. Di ba, ganun po? Pero hindi po, siyempre. Logic lang naman po yon. Pero tignan mo, ang logic po kasi, tignan po ninyo. Kahit gaano niya kamahal yung anak niya, hinayaan niyang mamatay sa krus para sa atin. Ganyan tayo kamahal ng God the Father. Kaya hindi pwedeng tumbasan ng kahit na anumang situation para questionin mo yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Dahil the love of God is something na hindi mo pwedeng i-compare kahit saan. Pwede mo lang itong compare sa isa kung gaano niya kamahal si Jesus. Okay? God the Father loves God the Son very much. But willing ang God the Father na i-give up ang God the Son nang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin, alang-alang sa atin. Ganyan tayo kamahal ng God the Father. Kaya yung patanong, sabi ko po kanina ng umpis ng vlog natin, what then shall we say in response to these things? Ano yung response? In response to these things, maraming mga ano kasi, pwedeng sabihin na, uy, nagkasala ako, mahal pa ba ako ng Panginoon? Uy, nagkamali ako, Jesus still loves me. Of course.
Walang pagkakamali mo, walang pagkakadapa mo ang pwede maghiwalay sa iyo o sa atin kay Jesus. Siya nga ang namatay sa cross para sa atin eh. Kahit siya ay Diyos, iniwan niya ang kanyang maningning na trono sa glorya ng kalangitan para bumaba rito sa lupa. Why? For the purpose of dying on the cross for us. Alam po ba ninyo ang katotohanan? Tayo po dapat ang ipapako sa krus na yon. Tayo po dapat ang puputungan ng korona ng tinig. Tayo dapat ang papahampas sa haliging batong yon. Pero sabi ni Jesus, Ama, God the Father, wag na po. Ako na lang po. Inako niya. Ang gandang katotohanan. Ngayon, ang makakaunawa lang nito, sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18, yung mga mananampalataya. Kasi ito ay foolishness dun sa hindi mga believers. Hindi nila mauunawaan kung paano pwedeng mamatay ang anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng kasalanan ng buong sangkatauhan. But sa atin, ng mga mananampalataya, sabi ng 1 Corinthians chapter 1, ay this is the power of God for all those who believe. Tayo po yun. Okay? So, nakakamangha. The love of God is something na hindi mo pwedeng ikumpara. Malungkot ka ba? Ikaw ba ay merong problema? Financial ba? Piling mo ba tinalikuran ka na ng lahat? No. Palikuran ka man ng lahat kailanman, hinding-hindi ka tatalikuran ni Jesus. Si Jesus ang kaibigan na mananatili hanggang sa huli. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesus. Kaya ang sarap ng may Jesus sa buhay. Kaya kung may kilala kang hindi mananampalataya, share Jesus sa kanila. Masarap ang buhay ng Kristiyano kasi tignan po ninyo ha. Hindi naman po maganda ang nangyayari araw-araw, may mga ups and downs tayo. Pero sa kabila po ng yan, nakakayanan natin. Why? Because of the strength that Jesus had given us. Lagi niya tayong sinusustain. Araw-araw, He sanctify us. Siya pa rin ang nagsasanctify sa atin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, yung salvation, binigay ni Jesus, tapos yung sanctification, ako ang gagawa. Nope. Si Jesus pa rin ang gumagawa ng sanctification. Again, gusto ko pong sabihin po sa inyo, gusto mo bang malaman kung gaano kakamahal ng Diyos? Kailangan alam mo rin kung gaano kamahal ng Diyos si Jesus. Mahal na mahal niya, pero kahit gaano niya kamahal si Jesus, hinayaan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo si Jesus para sa atin. Kita niyo, tayo ang beneficiary. It's a covenant between Father and Son. It's a covenant between God the Father and God the Son. Wala tayo sa equation. Ang gagawin lang natin, i-receive lang natin. I-receive lang natin, kundi sasabihin lang natin na, I receive it by faith. I believe, Lord Jesus, you are the Son of God who died for me and gave His life for me. And gave your life for me. I accept you into my life. Then, be the Lord in my Savior from now on. Yan, ganun ang prayer niyan. So, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesus. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Will you please share this video? Many will benefit. Thank you, and Jesus truly loves us all.